Hi guys, good morning. Maligayang pagbabalik po dito sa channel natin. So sa panibagong video po natin ngayon, nandito po tayo ngayon sa pangalawa kong garden. A-update ko po sa inyo kung sa matagal ng nanonood dito sa channel ko. So kung naalala nyo yung gumamila na bonsai materials ko, so ipapakita ko sa inyo ngayon, dito ko siya nilagay na mas maganda dito, mas bagay sa kanya. So, papakita ko sa inyo kung ano na po yung itsura niya. Matagal ko na po siyang hindi na-update sa inyo. So, ngayon, ipapakita ko siya. So, kung gusto nyo makita yung mga nauna kong workshops ng aking mga vlog dito, so, pindutin nyo yung channel ko, tapos pindutin yung videos. Scroll lang kayo para makita nyo yung mga nauna kong upload. So, simulan na po natin. Ito yung na-upload ko ng siguro nasa mga 2 years ago na siguro na na-upload ko ito. Ito na yung forma niya ngayon. So hindi po lahat ng materials kapag nagdidilaw ay ang ibig sabihin medyo o patuyo na siya o mamamatay. Minsan kasi kapag sa climate change ay nagdidilaw talaga yung mga puno. So ito, last month, nagdidilaw ito ng mga dahon, tapos nag-trim po ako sa mga naunang sanga. O, hindi po talaga totally na kinalbo ko siya. And then ilang linggo naglagas na po yung mga nagdidilaw niya na dahon and nagiging kalbo na po siya. So after 1 week nagsimula na po siyang nagsibol. So kung makikita natin, sobrang liit na na kanyang mga dahon. Yung isang gumamila ko, hindi ko na na-update sa inyo dahil nabili na po siya sa akin at naibinta ko na. So ito yung 2 years ago na ginawa kong bonsai materials. So yung maganda dito, maliban sa medyo maliit na talaga yung dahon niya o talagang bonsai na siya tingnan, mas madaling mag-matured yung kanyang sanga o bagong mga sibol niya. Ito, nagbibigay na siya ng bulaklak. So ito yung pabuka na bulaklak niya. So napakaliit ng kanyang mga sibol pero nagmamatured na siya. Handa na siya magbigay ng bulaklak. So di naman ako masyadong naglagay ng fertilizer dito. Minsan lang. Siguro 2 buwan. Katapos hindi naman siya nakalapag. Naglagay lang ako ng extension pot niya. So yan lang ang ginagawa ko sa kanya since na hindi naman siya masyadong malaki yung sukat niya. So maganda na po siya tingnan ngayon. Pwede na siyang pang display yung gumamila ko. Yung iba sabi nila hindi daw lumiliit yung yung lokal na gumamila o hibiscus kapag binubonsai, pero ito yung patunay na lumiliit talaga yung dahon ng isang gumamila kapag ginawa mong bonsai. Kahit sa anong materialis o anong uri ng mga kahoy, talagang liliit siya. Di nga lang masyado yung ibang liliit. Di masyadong maliit totally. Tulad ng ibang mga materialis na mula sa malaki na dahon ay mas liliit pa siya. Halos triple mula sa pinakamalaki niya kapag nagiging bonsai materials na natin o inaalagaan na natin ang isang puno. So ito yung patunay sa gumamila na talagang liliit yung dahon niya kapag matagal na siya sa pangangalaga mo. And then nagbibigay din siya ng bulaklak. So wala kang masabi dito, healthy naman siya. Kulay green talaga, green na green yung mga dahon niya. Makikita natin, mga matured na po yung mga dahon niya. So ibig sabihin hindi na siya masyado lalaki o ganyan na talaga yung sukat ng kanyang mga dahon. Simula ng lumagpas na siya ng 2 years sa akin. So siguro dito na magtatapos yung video natin at maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Thank you so much for watching. Goodbye.